Magandang buhay! Paano mabilis yumaman? Ito ang sinusunod na wealth formula ng mga super rich. Una, maghanap ng problema. Pangalawa, maghanap ng scalable solution. Pangatlo, bumuo ng negosyo para sa nagawang produkto. Mas malawak naming natalakay ang wealth formulang ito sa aming nakaraang episode. Inaanyayahan ko kayong panoorin ito. Makikita ang link sa ibaba. Sa ngayon, ibabahagi namin sa inyo kung papaano nakita ng ilang mga naging bilyonaryo ang mga problemang hinahanapan nila ng kasagutan na nagbunga ng kanilang pagyaman. Ibabahagi rin namin sa inyo ang lihim na paraan kung papaano nakikita ang mga opportunities na ito. Panoorin ang buo ang buong videong ito. Posibleng magkaloob ito ng inspirasyon sa iyo na subukang sundin ang naging landas ng mga mayayaman. Simulan na natin. Noong 2004, mataas ang interest ng mga tao na makakita ng video ng naganap na paglindol at tsunami sa Indian Ocean at ang wardrobe malfunction sa halftime performance ni na Janet Jackson at Justin Timberlake sa Super Bowl. Walang makita sa internet. Na-realize ng mga magkakaibigang Steve Chen, Chad Hurley at Jawed Karim na walang video sharing website sa panahong iyon. Dahil dito, ipinanganak ang YouTube noong February 2005. Ibinenta nila ang website sa Google noong 2006 sa halagang $1.65 billion. Sa halimbawang ito, kumita ng ilang daang milyong dolyar ang tatlong founders ng YouTube sa loob lamang ng 2 taon. Naging madali lang sa mga magkakaibigan ang paghahanap ng solusyon dahil gamay na nila ang computer programming. Sila rin kasi ang mga engineers na gumawa ng PayPal kasama si Elon Musk. Idinidiin ng halimbawang ito ang gamit ng formula ng mga mayayaman upang kumita ng malaking halaga sa maikling panahon lamang. Ikumpara ito sa mga ibang tao na may katulad na kaalaman sa paggawa ng website pero nanatiling mahirap dahil sa paggamit ng ibang wealth formula. Posibleng sa ngayon, iniisip mo na wala ka namang technical skills na maaring magbigay sa iyo ng kayamanan. Sagutin natin ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Ang may-ari ng King's Herbal na si Ray Herrera ay walang kapital at wala ring orientation sa medicine. Siya ay karaniwang driver lang ng jeepney. Ideya lang ang meron. Anong ideya ito? Siya noon ay may stage 4 cancer. Napagtanto niya na hindi nagkakasakit ang mga kambing. Ipinakuha niya sa kanyang pamangkin ang mga katulad na damong kinakain ng mga kambing. Pinakuluan niya ito at regular na iniinom. Nakaramdam siya ng pag-aayos ng kanyang kalusugan. Upang makabuo ng negosyo mula rito, pinapuntahan niya ang mga may cancer at inihandog ang kanyang natuklasang mga gamot. Maniningil na lamang siya kapag gumaling na ang pasyente. Dahil dito, sumikat ang kanyang produkto. Tignan pa natin ang isang halimbawa na tila wala ring kakayanan. Ito naman ang success story ng Alibaba ni Jack Ma. Nakita naman ni Jack Ma ang potential ng internet nang masubukan niyang gumamit nito sa Amerika noong 1995. Nalaman niyang walang website tungkol sa mga produkto ng China. Sa kaniyang pagbabalik sa China, nagpatulong siya sa kaniyang kaibigan na nagtuturo ng computer science upang mailunsad ang website na China Page. Sa unang araw ng kanilang website, nakatanggap sila ng mga email sa buong mundo na nagnanais na makipag-partner sa kanila sa negosyo para sa mga Chinese products. Ito ang naging simula ng Alibaba. Si Jack Ma ay may net worth na $26.1 billion. Pansinin na tanging ang ideya lamang ang naging kapital na Jack Ma at Ray Herrera. Ito ay mga ideas na lumutang dahil sa mga nakita o naranasang problema. Hindi hadlang ang kawalan ng kasanayan sa naisip na solusyon. Hindi rin factor ang kawalan ng kapital. Sa aklat na Rich Dad, Poor Dad, ibinahagi ang tinatawag na OPT at OPM o Other People's Time at Other People's Money.
Matutong makipag-collaborate sa mga taong may kakayanang gawing totoo ang iniisip na produkto at sa mga taong handang magkaloob ng kapital para sa pagbuo ng produkto at negosyo. Ganito rin naman ang naging karanasan ni Nick Woodman. Nais niyang i-record ang kanyang surfing activities. Nakita niyang walang available na waterproof at maliit na camera para sa interes na ito. Umupa siya ng mga engineers para mabuo ang iniisip niyang portable camera. Ipinanganak ang GoPro na ginagamit na ngayon sa sari-saring adventure activities. Umabot ang net worth ni Nick Woodman sa $300 million dahil sa GoPro products. Hindi naman kinakailangang super technical na mga inventions ang kailangan mong mabuong produkto para matugunan ang isang malaking problema. Tignan ang sumusunod na halimbawa. Dahil sa nakitang hirap sa hotel reservations kapag may mga conferences, nakita ng magkaibigang Joe Gebbia, Brian Chesky at Nathan Blikarczyk ang potential ng pagkakaloob ng accommodation sa mga walang hotel reservations. Sa loob ng isang magdamag, nabuo ang website ng Airbnb para maipromote ang kanilang service. Pinaupahan nila ang kanilang apartment gamit ang tatlo nilang foam. Sa kanilang nagawang system, maaari nang mag-offer ng transient occupancy para sa mga travelers. Mabilis nilang napasikat ang kanilang concept na sinalihan ng mga willing homeowners sa buong mundo. Noong 2021, umabot sa $113 billion ang naging value ng company. Tignan pa natin ang isa pang halimbawa na maaari mong kapulutan ng ideya sa kung anong klaseng problema ang maaari mong hanapan ng kasagutan. Ang Scrub Daddy ay improved version lamang ng mga pangkaraniwang mga sponge na panghugas ng mga pinggan at kaldero. Maaaring magamit na panlinis ang Scrub Daddy kahit na walang kasamang sabon. Nakakuha ito ng dagdag na investment mula kay Lori Greener ng Shark Tank noong 2012. Sa ngayon, ang inventor nito na si Aaron Krause ay may net worth na mahigit $70 million bunga ng worldwide sales. Dumako na tayo ngayon sa pagsagot sa katanungang papaano nakikita ang mga problema at naisip ang mga kasagutan nito. Paano nga ba? Bago tayo magpatuloy, kailangan mong maniwalang walang imposible. Palayain ang kaisipan na maging creative. Papaano nakita ang mga problema? Ito ay bunga ng pagkakaroon ng clear intentions. Halimbawa, ilan ang bagay sa iyong palibot ngayon na kulay pula? Hindi mo pansin kanina kung gaano karami ang mga bagay na kulay pula sa iyong paligid. Pero dahil may interest ka na makita ang mga ito, mabibilang mo na. Paki-comment naman sa ibaba kung ilang bagay ang nakita mo. Naiintindihan mo na ba kung papaano? Sa usapang pagyaman, ano ngayon ang iyong clear intention? Ano ang iyong pangarap? Ang pagkakaroon ng malinaw na pangarap ang magbibigay sa iyo ng dahilan para maghanap ng paraan para maabot ang mga ito. Itulad sa halimbawa natin kanina, nakita mo ang mga pulang bagay dahil may intention talagang hanapin ang mga ito. Kung walang pagnanais, hinding-hindi mapapansin nino man ang mga opportunities na dumaraan sa kanilang harapan. Malinaw na ba sa iyo kung papaano mapapansin ang mga problema at kasagutan? Kailangan mo munang magkaroon ng pangarap. Ito na ngayon ang modified wealth formula. Una, malaking pangarap. Pangalawa, malaking problema. Pangatlo, scalable solution. Pang-apat, negosyo. Lahat ay nagsisimula sa pangarap. Naiisip mo marahil na matagal ka naman nang nangangarap, bakit hindi mo pa rin napapansin ang mga dumarating na mga opportunities? Ito ang kasagutan ayon sa Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Kakulangan ang pananampalataya. Suriin ang sarili. Posibleng hanggang sa ngayon, naniniwala ka pa rin sa iyong mga limitations. Iniisip mong
walang pag-asa. Naniniwala kang masyadong malaki ang iyong mga pangarap. Naniniwala ka sa imposible. Ito ang dahilan ng pagbabahagi namin sa inyo ng maraming mga success stories ng pagsunod sa ibinahagi naming wealth formula. Dahil kulang ka sa pananalig sa iyong sarili, sa kataas-taasan at sa katuparan ng iyong pangarap, pinapatay mo ang iyong mga creative ideas. Hindi ka tuloy nakausad sa wealth formula. Paano mo naman mapapataas ang iyong pananampalataya? Ito ang aming ibabahagi sa susunod naming pagtalakay. Sa pagtatapos ng episode na ito, nais naming ipakita sa iyo na may pera sa problema. Lalabas lamang ang pera kung makakaya mong i-overcome ang iyong mga limiting beliefs at mediocrity. Kapag inayos mo ang natira sa problema, makikita mo na ang pera. Abangan ang karugtong ng aming mga pagtalakay hinggil sa wealth formula. Ibinabahagi namin sa inyo sa pamamagitan ng series na ito ang mga aral mula sa mga aklat na Think and Grow Rich, Power of Subconscious Mind, Effortless Success, Secret of the Millionaire Mind, at Rich Dad, Poor Dad. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa kaalaman. Paki-share sa inyong network ang tungkol sa aming channel. Hanggang sa muli!